Alam nyo, ang daming PBA teams na nag-aagawan sa player na to. In fact, may isang PBA team pang ang handang magbayad ng milyones para lang makuha ito dahil nga sa sobrang galing at sobrang shooter at versatile pa. Nangangati na masyado ang TNT sa kanya na sana bumalik na siya sa kanila. Pero habang wala pa siyang team ngayon, wala rin siyang ibang liga. Ating alamin kung ano ang naging buhay niya pagkatapos na mawala sa PBA. May mga ilang PBA players tayo na nakalimutan dahil bigla na lang silang nawawala sa PBA. Kung sino ang most requested sa lahat, siyang gagawa natin ng video, kaya comment lang kayo. Tara, talon tayo sa video. Si Mikey Williams ay pinanganak at lumaki sa California. Athletic, may shooting despite sa height na 6'2", pero dambuhala pagdating sa highlights. Alam niya sa sarili niya na ito yung sport na gusto niya dahil komportable siya dito. Sinubukan niya ipamalas sa kanyang talento sa San Francisco sa Cal State Fullerton. At nakakuha po siya ng 29 points kaagad. Naging confident pang lalo si Williams kaya sinubukan niya magpa-draft sa NBA. Naglaro siya sa Sioux Falls Skyforce sa NBA G League at sa Canton Charge naman taong 2017. Sa parehong taon, nakapaglaro din siya sa Saigon Heat sa ABL. Dahil nga si Mikey ay Phil-Am, kaya later on, na-discover niya ang MPBL at kinuha siya ng Jensen Warriors. Balita ko, ang laki nga raw ng binayad ng Jensen sa kanya, kaya napapayag nila itong maglaro mula 2018 to 2019 season, averaging 15.9 points, 6.6 assists, 5.1 rebounds, at 1.1 steals per game. Taong 2020, naisipan niya magpa-draft sa PBA. As expected, first rounder siya na pinili naman ng TNT tropa. Sa naalala ko, nung unang salta pa lang niya sa PBA, para hindi siya bumagay sa system ni Coach Chito. Kaya hindi siya masyadong impressive ang debut game. So ang ginawa ng TNT, binigyan siya ng sarili niyang spotlight kung saan siya komportable. Kumbaga, hinahayaan nila si Mikey kung anong gusto niyang gawin sa court. Kaya dun lumabas ang laro niya. Alam niyo ba na hindi lahat ng rookie nagkakaroon agad ng finals appearance? Itong si Mikey ba? Unang salta pa lang niya nakakuha siya agad ng finals MVP at sa kanya binigay ang Rookie of the Year plus sila pa ang champion malamang. Pangalawa ito sa record na nagawa ni Benji Paras sa Shell. Kaya isa si Mikey noon sa mga tinitingalang rookie sa PBA bukod sa may katangiang hindi basta-basta, napaka-consistent pa. Isang taon lang lumipas, nagkaroon ng issue sa kanya tungkol sa negosasyon sa kontrata. Parang naulit lang tuloy ang issue ng TNT kay Ray Parks na kaya hindi matuloy-tuloy ang pag-sign dahil kulang ang offer ng TNT sa kanya. Pero naresolba naman ho ito agad, kaya pinag-sign na siya ng 3 taon sa kanila. However, pagkasunod na taon biglang hindi na naman sumipot si Mikey Williams sa TNT. May mga reports na nagsasabi na humihingi na naman daw ito ng malaking sahod. Handa namang magbayad ang TNT pero si Mikey Williams na mismo ang umaayaw sa kanila. Later on, umalis ng bansa si Mikey at hindi na nagpapakita kailanman sa PBA. Sinubukang kumbinsin ulit ng TNT si Mikey pero hindi na ito sumasagot. Kaya naman, tinerminate ng TNT ang kontrata niya pero hinawakan pa rin nilang rights nila kay Mikey nang sa ganon ay hindi ito makapag-transfer sa ibang PBA teams maliban kung i-release nila ito. Ayon sa mga rumors, 2.4 million daw ang hinihinging presyo ni Mikey kaya umalma na ang TNT. Ngayong taon lang ay sinubukan ng Strong Group Athletics na kunin si Mikey pero ayaw pa rin itong maglaro. Halos mag-iisang taon na rin na walang tunog si Mikey Williams sa basketball community or kahit sa social media. Pero teka, nasaan at ano na nga bang ginagawa ni Mikey Williams ngayon? Siya po ay bumalik sa California at doon nagpapakondisyon kahit na wala siyang liga na pinapasukan. Pero yung conditioning niya iba, kita mo naman yan sa hubog ng katawan niya, parang mas lumalaki pa ang muscles niya, especially sa paa. At eto ang bago, alam niyo ba na kinukuha po siya ng Converge ngayon? Bukod kay Troy, gusto lang makakuha si Mikey at handa daw silang magbayad kahit magkano pa. Ganito na kaseryoso ang Converge dahil nais nila maging isang contender team na kahit underdog ay posible pa rin palang manalo ng title gaya ng dati way back 90s. Ito na yung makakapagpabalik kay Mikey. Ang kailangan mo nang gawin ng Converge, kumbinsihin din ng TNT na i-release na si Mikey Williams.